Nahuling nakawan dito sa Naiya. Alam mo, nung pinanunood ko nga ho ito, sabi ko na lang doon sa habang pinanunood ko yung video na yun, sabi ko ang swerte nung yung Porringer na yun, kasi yung kumuha hindi naman niya ata kasama. Porringer din pero hindi niya kasama. Eh sabi ko pa naman, medyo maarte pa naman diyan sa Naiya ang ay mga taga Naiya yung keso ayaw magpa-video-video, may mga ganyan-ganyan, no video. O, di ba? Naalala nyo yung mga ganyan-ganyan nila na no video. Eh, sa totoo lang, dapat to karapatan ho ng tao na i-video ho yung ganyan. Kasi, isipin nyo na lang, kung hindi ho na-video yan, o hindi nga. Di ba, nga na naman po yung nagreklamo na yun. O, since na-video, wala na silang choice, di ba, kung hindi tanggalin. Eh, paano kung hindi? O, buti na lang. Buti na lang din may prinsipyo yung kumuha ng video. Kasi pinadidelete sa kanya eh. Pinadidelete po sa kanya yung binidyo niya, nagso-sorry yung babae at nagmamakaawa na wag na daw ano kasi may mga anak siya. Pero buti na lang at nanindigan. Kasi kung hindi, sigurado ko eh, sabi nga nila, kaya niya binidyo yun. Kasi merong group page, o sabihin sa Facebook, na kung saan pinag-uusapan na yung ganyang nangyayari sa Naiya. So ibig sabihin ho, hindi to isolated case. Ibig sabihin, may mga nag-report na before na may nangyayari na talagang ganyan. Ibig sabihin, bumalik na po talaga yung mga kawatan dyan sa airport. So ibig sabihin po niyan, hindi yan first time, yan lang po yung first time na nahuli. Gets ninyo? First time na video. Pero in reality, hindi ho yan unang pagkakataon. Kasi nga, kaya nga ho nila binidyo ngayon, it's because napag-alaman nila sa isang group page dito sa Facebook na may mga ganyang nangyayari lalo na sa mga foreigner. Kung maaalala ninyo, alam niyo ba yung tanimbala na yan, yung 2000, yung panahon ni Noynoy? Ha? Yung tanimbala na yan, ang talagang binibiktima niyan, it's either hapon, kasi yung mga hapon, ayaw na ng problema nun, so nagbibigay ka agad yun, naglalagay ka agad nun. Or mga matatanda, yan o yung pinaka-target niyan. So, in other words, ang target po niyan ay mga Porringer. This time, ganun na naman, Porringer na naman. Kasi siyempre, ikaw nga naman, nasa ibang bansa ka, tapos may mga nakita kang ganyan, hindi ka na magre-reklamo eh. Hindi ka na lalakas ng loob na magreklamo kasi baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, nasa ibang bansa ka eh. Buti na nga lang talaga merong itong tao na ito na sinumbong niya. Talagang at pinost niya na natanggal na nga daw. Ito, panoorin natin ha. Naku po, sabi ko, nakakainit ng ulo. Sobrang nakakainit ho ng ulo ito. Diba, naalala nyo, ito ha. Naalala nyo to nung panahon ni PRRD. Pinagbawal na nga yung may bulsa dyan eh. Diba? Kasi nga sa mga nakawang nangyayari noon, pinagbawal na yung may bulsa. Ngayon may bulsa na eh. Bumalik na naman po itong bulsa-bulsa na to eh. Hindi, alam mo, ang lakas na loob nung kumukuha nito ha. Mantakin mo hanggang dun sa kwarto, sinundan niya. Hinatak na siya eh. O, di ba? Isinuli. Ang sarap. Naku, ate, sana hindi nyo biler yan. Dapat ilagay yan, ipaskil yung picture niyan sa airport. Sa totoo lang, ha? Dapat yung picture niyang babae na yan, ipinaskil nyo sa airport. Bawal ang mandurukot dito. Bawal ang mandarambong. Ganun, para maging kahihiyan sa lahat ng mga empleya. Alam nyo kasi kung bakit? Kahihiyan ho yan sa bawat Pilipino. Mantakin mo, ang binibiktima mga Porringer, ano na lang iisipin ng mga Porringer sa atin na tayo, puro tayo mga magnanakaw dito sa Pilipinas? Di ba? Ano na lang iisipin ng mga ibalahi sa atin? Walang kwenta dyan sa Pilipinas, puro mandarambong dyan, puro mga magnanakaw? Hindi ba kayo nahihiya? Sa totoo lang dapat kayo naiya. Ewan kong kapal na mga mukha ninyo dyan. Kalalo ka na kung sino ka man GM. Di ko kilala kung sino GM ngayon. Dapat, hindi nyo na pinablare-blare yan. Pinicturan nyo yan, inilabas nyo yung ID, pinaskill nyo dyan sa airport. Oh.
bawal naman durukot dito. 'Di ba? Nakamamatay. Ganun, hindi ikisa ipinoproteksyonan niyo pa ano 'yan? Isipin niyo ha, ito ah. Tandaan ninyo, I don't think this is the first time na ginawa niya 'yan. Expert sila sa palitan eh. Kita niyo parang magic. Paano nangyari 'yun? Pagpasok nung ano? Di, alam mo iniisip ko 'yan eh. Sa sobra kasi babiyahe ako itong mga susunod na ilang ano ibang bansa ako, iniisip ko, sabi ko, paano nangyari yun? Tama nga naman. Kasi diba, pagpapasok ka sa ganyan, kailangan lahat ng nasa bulsa mo, ilalagay mo doon. E minsan, pag nagmamadali ka na, kukuha ka na lang dyan, tapos lagay mo na lang dyan. Kasi, all along, may tiwala ka na pagpasok doon, paglabas, buo pa yung pera mo. Tama, mali. Diba? Yung wallet mo. Kaya ngayon, ano dapat mong gawin? Dapat talaga, meron ka pang ano dyan, ziplock ka siguro dyan. Eh, alam mo yung gano'n, yung zinizip na gano'n? Ilagay mo lahat doon, izip mo, talagang tapos ilagay mo pa sa may zipper na gano'n. Diba? Tapos ilagay mo doon. O, eto siguro wala nang nanakaw nito. Gano'n eh, diba? Napakawalang niya. Kasi, alam nyo, imposibleng hindi kasangkot yung mga kasamahan nila dyan. Hindi, imposible yun. Nagkapasahan eh. Nakita nyo naman, nagkapasahan. Imposibleng hindi kasangkot yung tumitingin ng video. Sangkot-sangkot to yan. Kaya nga, naku, dapat talaga dyan eh. Kaya ako, payo ko sa inyo ha. Pagkapapasok ko kayo dyan, yung wallet ninyo ilagay nyo sa may zipper. Okay, wag ko kayo mataranta. Bago pa ko kayo pumasok, kasi tinataranta kayo. Sabihin mo, tanggalin nyo lahat nasa bulsa nyo. Kahit yung cellphone nyo, ilagay nyo sa may zipper. Para talagang hindi mabuksan. At bawal ho nilang hawakan yun, ha? Tandaan ninyo, bawal yun nilang hawakan yun. Pag wala kayo, pag sinabing anda, hinawakan nilang ganun, magwala kayo. As in, gumawa kayo ng iskandalo. Pag kailangan, talaga nakasiper ho yun kasi dapat nakikita naman sa x-ray yan. So kung may titingnan sila, pwedeng kayo magbukas. O, buksan nyo, ganyan. O, diba? Pero bawal nila ilagay yung kamay nila. Nakakagago lang eh, 'di ba? Nakakagago lang talaga. Sana talaga matuluyan ito eh. Sana ipinaskil niyo lahat ng pagmumukha niya, lintik na 'yan. Kita niyo, isipin niyo 'yun. Punyeta kayo, 'yun lang masasabi ko sa inyo, kayong mga nandiyan sa airport. Yang pamumuno diyan. Kahihiyang kayo. Habang ako, alam mo, naaawa ako eh. Kasi habang hirap na hirap yung bansa natin na ibangon ng ekonomiya, ibangon ng turismo sa atin sa Pilipinas, tas ganyan, ang makikita nila pagpasok nila, sa tingin nyo hindi mababalita yan? Bumalik na naman. Naalala nyo nun, galit na galit tayo sa laglag bala. Kaya ewan ko, etong mga loyalista, kayong mga punyeta, kayong mga loyalista kayo, pag kayo magbubulag-bulagan pa rin dito, na sasabihin nyo umaayos ang Pilipinas, ano nangyayari? Bumabalik na. Bumabalik na tayo doon sa kinagagalita natin dati. Di ba galit na galit tayo doon sa laglag bala? Eto na yun, no? Naalala nyo, may kinwento pa tayo, yung isang vlogger na nawalan ng gamit sa loob, yung kanilang bagahe. Yung una nga, duda pa sila na hindi pa sila sigurado sa Pilipinas nakuha yun. Pero pantangin mo isang oras mahigit na dalawang oras bago lumabas yung bagahe nila. Doon pa lang kasuspe-suspecha na eh. O eto na naman. Hindi ba tayo nahihiya niyan? Tapos itong kayong mga loyalista, pagtatakpan nyo na naman yung amo ninyong si Marcos. Alam mo ito kasi, kaya ganito to sasabihin nyo. Hindi naman kasalanan ni Marcos yan. Ano yung mamicromanage na? Hindi, mga tanga. Ang kailangan kasi, nakakatakot na presidente eh. Yung presidenteng kakatakutan. Kaya yung mga yan, mga lintik yung mga yan, ang lakas na ng loob, magnakaw, kasi hindi sila takot, alam nila mahina yung presidente, mahinang nila lang.